Yan. So, minsan, no? Dati, nung hindi ako nagmo-motor, four wheels lang dala ko, no? Bakit nagtataka ako pag nakakakita ako ng mga nagmo-motor? Bakit nagmo-motor ito mga to? Eh, ang init-init, delikado, dalawa lang ang gulo. Yung pala, mga ka-SP, iba yung pakiramdam ng gantong nagmo-motor, lalo na dito sa expressway. Talagang makakalimot ka sa mga iniisip mo, mga, di ba, lahat naman ng tao may problema eh. Yan, good morning mga ka-SP. Tayo magra-ride papuntang, plano namin Subic. Kaso, hindi maganda panahon. Pagdating na lang namin dun sa Lakeshore, dun na lang kami mag-decide kung Subic ba o Clark na lang. Yan. So, kasama ko yung mga kabatchmate ko sa Nova High. Tsaka may dalawa pa kaming tropa ni Paring Boy, Bong Oidem. Okay. So, andito kami sa Shell Mindanao Avenue. Alright. Mag-gabi breakfast ride lang kami, mga ka-SP. Lord, bless niyo yung biyahe namin. We praise you, Lord. Jesus' name. Amen. 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 Yan. So, tignan natin, mga ka-SP, kung makapagturo tayo ngayon. Actually, minsan yung mga tropa ko nagtatanong bakit daw pagka kami nagra-ride, hindi ko raw pinopost mga biyahe namin. Eh, minsan mahirap kasi yun eh. Pagsabayin yung ine-enjoy mo itong pagbabiyahe mo tapos nagtuturo ka, sinasabay mo pa yung trabaho mo. Ayan, medyo mahirap po kasi yun. Yun, sa mga nagtatanong ko na mga nakakasama ko sa ride, bakit hindi ko pinopost yung biyahe namin. Yan o. Aso. Nasa kasaan niya. Yan na mahirap. Kaya doble ingat pagka ganyang may mga tatawid na aso. Hindi natin masisisi yun eh. Aso yun eh. Yun nga lang, disgrasya ang kapalit sa motorista. So ito, pasok na tayo ng expressway, North Luzon Expressway. Again, transition line and straight solid line, hindi pwedeng lumipat, magpapalit dyan sa broken line. Okay, so paulit-ulit yung vlog natin kasi lagi tayong may mga bagong followers, no? So kung narinig nyo na before yung mga straight solid line, broken lines na yan, eh para naman to sa mga bagong biyahero natin, no? Or motorista. Teka, antay lang tayo at yung mga kasama ko parang wala pa. So yun, yung isang kasama namin wala yatang RFID, si B-Boy. Sakas siya pumila. So eto na, eto na yata si B-Boy. Yan. Alright. Go! Ayan na! Grabe, nami-miss ko to. Oy, grabe, na-miss ko tong biyahe na to, mga ka-SP. Yan. Yes, sarap! Malamig! Okay, minsan, kala mo, nakakatamad mong motor pag umuulan, pero eto rin kasi yung masarap dito eh, mga ka-SP. Nga lang, ingat lang talaga kasi basa ang kalye, tapos siya matatalsigan ka pa nung nasa harap mo. Kaya dapat pag bumabiyahe ka ng ganito, may dala ka rin basahan mo. At ang basahan dapat ay microfiber para hindi nakakagasgas ng ating motor, ng helmet. Yan. So, eto, kakanan na tayo rito mga ka-SP. So, ingat-ingat, may mga cones. Yan po ay nagsisilver yung warning device dito sa expressway. So, merong edge line, double straight solid line, broken lines, pwede magpalit. So, dito tayo papasok, ha. Ayan. Diyan natin itong mga kasama natin. Alright. So, hindi pa tayo pwedeng lumipat dito, mga ka-SP, ha. Pagdating dito sa masinsin na to,
dito tayo papasok or kakaliwa. Ang tawag po dyan is continuity line. Yan. So itong vlog natin na to, alam naman natin napakaraming rider na magagaling na, matatagal na, pero syempre hindi natin may iwasan na may mga baguhan pa rin. Kaya makinig lang yung mga baguhang rider, wag muna tayong magmamarunong, kasi lahat naman tayo nagsimula sa simula, no? Pero pagka yan pinangunahan nyo agad yung mga mas marurunong sa inyo at hindi muna kayo nakinig, disgrasya ang abuti natin. Mas maganda makinig sa mas eksperyensado or makinig sa mga teacher. Yan. Alright, so bago mag straight solid line, nakapasok na tayo. Bawal na muna magpalit, pansamantala lang yan, kasi may mga hazard, hazard marker. Yan, dito broken lines na, pwede na tayo magpalit. Alright, again, itong lugar na to, itong special, it's overtaking only. Yan. So kung walang overtaken, dito tayo, no? Pero sa ganito kasing itong lugar na to, medyo siksikan pa to. Mamaya doon na nga ratrata niya na bandang Marilao or may kawayan. Medyo maghihiwa-hiwalay na itong mga kotse na to. Halos lahat kasi ito, mga to mga kapapasok lang ng NLEX. So maya-maya, kanya-kanyang exita na yan, mababawasan na yan. Kaya medyo hindi pa mapatupad yung mga overtaking lane dito sa expressway. Medyo mabagal pa. Shout out sa mga tropa nating rider dyan. So ito nasa harap natin si Brother Oliver. Yan, at ang kanyang motor is XADV. Okay, alam ko parang 700cc yan, scooter type. Pero magandang klase yan, scooter pero 700cc. Yan, medyo lumuluwag ng konti. Alright, ganda na ng panahon dito. Wala nang ulan. Yes, thank you Lord. Yan, tuyong tuyo yung kalsada mga ka-SP. Let's talk tayo. Medyo maganda-ganda na magpatakbo rito mga ka-SP. Kaya sarap. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. So minsan, no, dati nung hindi ako nagmo-motor, 4 wheels lang dala ko, no, bakit nagtataka ako pag nakakakita ako ng mga nagmo-motor, bakit nagmo-motor to mga to, ang init-init, delikado, dalawa lang ang gulo. Yung pala mga ka-SP, iba yung pakiramdam ng gantong nagmo-motor, lalo na dito sa expressway. Talagang makakalimot ka sa mga iniisip mo, mga, di ba, lahat naman ng tao may problema . So dito talagang kung maiisip mo yung problema mo, tatalbog-talbog lang yan. Hindi yan, sabi nga yung problema, dadaan lang yan, huwag niyong dibdibin yan. Pero dito pag nagra-ride ka, pagka pumapasok ang problema, hindi yan dadaan sa'yo, tatalbog lang yan, no? Yan, so sarap. So pakurbada. Yan, nakalagay traffic hazard ahead 800 meters. So ano ba sinasabi? Ito, 1, 2, 3, 4, yung apat na lane magiging tatlo pagdating ng 600 meters, no? So ina-advise, takbulan daw natin ngayon dito is 60 km lang per hour, and pagdating sa 300 meters, yeah, no overtaking. Counterflow ahead 200 meters. Ayan na. Oh, so ang alam ko kaya yan, nilagay yan.
pagka kasi weekend dito, no, volume ang sasakyan. So nagkakaroon ng zipper lane dito. Pero ngayon naman, pagka weekdays pala yun, ngayon naman weekend eh, walang hindi sinara. Yun o. Sa kada biyahe, mga dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela.